Nagsagawa na emergency response meeting ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaninang hapon hinggil sa nagbabantang panibagong bagyo ngayong Linggo. Pero absent sa kanyang unang araw sa trabaho bilang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense si dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Nakakulong pa rin si Faeldon sa Senado dahil sa pagmamatigas na sagutin ng mga tanong tungkol sa korupsyon sa BOC. Ang magagawa namin at this point is to inform him kung ano yung mga maaaring maging trabaho dito. Sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, nananatiling sacred cow si Faeldon dahil marami siyang alam na sikreto ng pamilya Duterte. Iginiit naman ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi nararapat sa pwesto si Faeldon dahil bigo niyang harangin ang pagpasok ng ilegal na droga sa pantalan nung siya pa ang customs chief. Para kay Senador JV Ejercito, dapat ang mga nagseserbisyo publiko walang bahid ang pangalan o track record. Sabi naman ng Liberal Party, kung seryoso talaga ang Pangulo na sugpuin ang korupsyon, dapat malinis ang inilalagay niya sa pwesto. Ayon ng sumagot ni Faeldon sa mga batiko sa kanya ayon sa kanyang kampo. Pero ang listahang ito ng Senado, patunay na tuloy lang ang buhay at pagtanggap ni Faeldon ng mga bisita roon. September 11, 2017 na magsimula makulong dito sa gusali ng Senado si dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Hindi man siya humarap sa atin, nilalarawan siya ngayon ng mga bantay sa kanya na mas humaba na raw yung buhok at mas pumuti. At maliban sa regular na pagtanggap ng mga bisita, ang libangan daw ngayon ni Faeldon mag-treadmill. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, na appointment sa bagong pwesto, kulong pa rin si Faeldon sa Senado. Pwede lang lumaya si Faeldon kung sasagot na siya sa tanong ng mga senador. Si Defense Secretary Delphine Lorenzana, bukas kamay ang pagtanggap kay Faeldon sa OCD kahit hindi nila ito hiningi sa Pangulo. Sherian Torres, ABS-CBN News.